mundo nakapareho ng mundo natin? Totoo ba ito? Paano kung malaman mo na may kaparehong ikaw at kaparehong Earth sa kabilang dimensyon? Ayon sa mga dalubhasa, parallel universe ang tawag dito. Ano ang parallel universe? At gaano ito katotoo? Yan ang ating aalamin. Thank you. Kung ikukumpara ang lawak ng universe sa ating mundo, ang kalawakan ay infinite ang space-time. Ang mundo natin ay maliit na buti lang, o baka di na makita sa sobrang laki ng kalawakan. Sa panahon natin ay well-improved na ang technology at mga kagamitan. Ganun pa man, ang kaya lang na maabot nito sa sobrang lawak at laki ng kalawakan ay ang tinatawag na observable universe, at ang lagpas na dito ay nananatiling unknown o hindi malaman at maipaliwanag. At dahil sa sobrang laki ng kalawakan, may mga nagsasabing may iba pang planeta o universe na maaaring katulad ng mundo natin. At ang tawag dito ay parallel universe. Ano ang parallel universe? Ang ideyang ito ay pinaniniwalaan ng posibilidad na may iba pang dimensyon na nasa higher dimensional space, na lahat ng nangyayari sa mundong iyon ay nangyayari din sa mundo natin. Kung merong ikaw dito sa mundo, meron ding ikaw sa kabilang mundo, o ang tawag dito ay doppelganger. Maraming tao ang mga nagpatunay nito, at ang ilan ay ang mga sumusunod. Naranasan mo na bang pumunta sa isang lugar at nasabi mong, parang napuntahan ko na to? O kaya naman, first time mong nakita yung isang tao at nasasabi mong, parang nakita ko na siya noon. Ang tawag nila dito ay deja vu. Ito daw ay alaala ng isang tao na nabuhay siya noon sa ibang dimensyon o kaganapan sa buhay na nangyari ulit sa ating mundo. Bago tayo magpatuloy, kasoksay, meron muna tayong quiz. Alin sa mga sumusunod ang tama ang spelling? Looney Tunes o Looney Tunes? Ang tamang sagot ay Looney Tunes, hindi Looney Tunes. Well, marami ding nagkamali dito. Next tayo. Sa larawan, alin ang tamang picture ni Pikachu? May itim sa buntot o wala? Ang tamang sagot, kasoksay, walang itim sa buntot. Well, marami ding nagkamali dito, maging ako. Okay. Ilan lang ito sa mga larawan na iniuugnay sa Mandela Effect o may kaugnayan sa alaala sa ating isipan. Ang Mandela Effect daw ay totoo, tulad na lang sa isang paranormal consultant na si Fiona Broom. Para sa kanyang memory, naaalala niya na si Nelson Mandela, na dating president ng South Africa, ay namatay na daw noong 1980. Pero that time, nung sinabi niya iyon, itong si Nelson Mandela ay buhay na buhay at namatay lang nitong 2013. At ito pa, hindi lang siya ang nagpatotoo nito. Marami ding mga tao ang nagsasabi at pinaninindigan pa na sa kanilang memory na 1918 pa nga lang ay namatay na si Nelson Mandela, samantalang buhay na buhay ito that time. Dito na po ang konsepto ng Mandela Effect
Hindi nila masolve ang misteryong ito. Kaya sinasabi ng ilan na nangyari ito sa ibang mundo o dimensyon. O dahil may nag-exist na parallel universe. Ito ay isang story ng isang lalaki na pumunta sa bansang Japan. At sa may airport, ipinakita ng lalaki ang kanyang passport. Laking gulat nang makita ito ng mga officers sa airport na nag-entertain sa kanya at sinabing, "Sir, wala namang bansang Tauret." Bilang tugo ng lalaki, ipinakita niya din ang kanyang iba pang dokumento at ID. At talagang nakalagay sa kanyang detail ang bansang Tauret. Kaya nag-decide ang mga officers na ipakita sa kanya ang world map at ituro ang bansa na pinagmulan niya. Sabi ng lalaki, ang bansang pinagmulan niya ay sa pagitan ng France at Spain. Laking gulat ng lalaki nang makita ang mapa. Dahil, bakit Andorra ang nasa mapa? Instead na Tauret ang bansang nandoon. Hindi siya pinaniwalaan ng mga officers. Siya ay dinala sa isang hotel at para di makatakas, naglagay sila ng dalawang guard sa labas. Kinabukasan, binalikan ng lalaki ng mga officer. Pero laking gulat nila. Wala na sa kwarto ang lalaki. Wala ding senyalis ng pagtakas. At maging ang dokumento ng lalaki na hawak nila ay nawala din. Posible kaya na siya ay galing sa parallel universe? Sa kalawakan, 1.8 billion light years, mayroong isang spot na mas malamig kumpara sa mga nasa paligid nito. Ang akala ng mga astronomers, ito ay dahil sa mas kakaunti ang matter sa area ng space na yon. Tinawag nila itong massive super void at ito ay halos walang stars at galaxy. Ayon sa pag-aaral, mayroon lamang 2% chance na ang cold spot na ito ay nabuo. Ibig sabihin, may dahilan ng cold spot na ito at ayon kay Laurie Mersini-Houghton na isang theoretical physicist, marahil ang cold spot na ito ay bungguan ng dalawang universe, ang ating universe at iba pang universe. Dito napapasok ang multiverse na pinaniniwalaan ng mga talubhasa na may iba pang universe maliban sa atin. At ang Big Bang ay patuloy pa rin sa pag-expand at nakagagawa ng bagong universe. Totoo nga ba ang multiverse? Para sa ibang eksperto, totoo ito. Pero wala pa rin konkretong ebidensya at magpapatunay na may iba pang universe na baka may katulad ka na mas successful sa ibang universe. O mas matalino ka sa kabilang mundo o baka crush ka na ng crush mo sa kabilang mundo. You serious? Sa kasalukuyan, tanging Earth o ang ating mundo ang may kakayahang mabuhay ang bawat nilalang na di nangangailangan ng aparato at technology. Ang maraming pag-aaral tungkol sa multiverse, parallel universe, cold spot, Mandela effect, deja vu, ay nananatiling haka-haka, teorya, hypothesis, at talagang wala pang matibay na ebidensya. Marahil, ang ilang nagaganap sa isang tao ay isang false memory. Ito ay isang sitwasyon na ang isang tao ay nakaaalala ng mga pangyayari na di naman talaga nangyari sa totoong buhay. At marahil, ang memory ng tao ay humihina at nakalilimot ng mga pangyayari.
At higit sa lahat, kung kalawakan lang din ang pag-uusapan, if you are doing the commandments of God, sa huli, di mo na kailangang hanapin pa ang iba pang mundo dahil may bagong mundo na di nasisira, mundong kasama ang Diyos na lumikha ng lahat. Hanggang dito na lang kasoksay. Kung nagustuhan mo ang aking video, please like and subscribe at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Dahil sa channel na ito, mapupuno ka ng kaalaman. Dito lang sa Soksay TV.